Hello, what's up? This is Gottman back again for another video. Today is just boring tech podcast. So yeah, I'm gonna bore you. Pero I hope maging informative naman to kahit na medyo boring yung topic. So ang topic for today is about anong smartphone ang pinagkakatiwalaan dito sa Pilipinas. Okay? Salamat po sa mga pinindot yung join button sa baba para mabilhan po ako ng kape. At habang nagtatrabaho ako at nag-i-edit so on and so forth, maraming thank you po sa inyo po lahat. Ito po yung mga pangalan nila actually. Sana huwag kayong magsawa at sana dumami pa kayo. Thank you po sa support. So punta na tayo sa topic. So ano ang top 5 na pinagkakatiwalaan na smartphone dito sa Pilipinas ng mga Pinoy? Okay? Start muna tayo dun sa kung ano yung gusto ng mga tao base sa dami ng binibili or nagna-number 1. Okay? Chinek ko dito sa Giz Guide, nakikita nyo naman yata. Ayan, sa Giz Guide at saka dito sa review. Actually, pareho sila ng review.com.ph at dito sa Giz Guide. Pareho sila ng result. Ang top 5 nila is both Realme with 24.4% na share sa market. Tumulod yung Vivo, Xiaomi yung pangatlo, Samsung ang pang-apat, and Oppo ang pang-lima. So, nandito yung at least tatlo sa mga gustong-gusto ko talagang brand. Ang itong Realme, gusto ko yan eh. Actually, sana magkaroon ako ng Realme soon. Hindi pa ako nagkakaroon ng sariling Realme smartphone. Xiaomi, actually, nagkaroon na ako kasi meron ako ngayong Poco. Abangan nyo yung review nga pala ng Poco F3 after a few months kasi ilang buwan ko na rin gamit ang Poco ngayon. And Samsung, diwala ako kay Samsung kasi ever since talaga. Tsaka alam ko number 2 ang Samsung sa USA. So yeah, kung pag-iusapan lang din naman ang trust is talagang medyo malaki-laki na rin naman ang reputasyon na binibigay o maganda-ganda na rin naman ang reputasyon na binibigay ni Samsung sa kanyang mga customers worldwide. Okay, hindi lang actually sa US or sa Philippines. Pero yun nga, pang-apat lang sa Pilipinas ang Samsung and that's not bad actually. Sayang wala rin ang Infinix. Pero personally, ito naman sa akin na personally, ang limang trusted ko talaga na brand. Overall ha, unang-una si LG sana. Kaso wala na si LG. Ang pangalawang pinaka medyo trusted ko talaga na brand is si Samsung. Pero never pa ako nagkaroon actually ng Samsung na smartphone. Okay? Mahal eh. Can't afford tayo. Pero Samsung, baka naman. Kaya ako nasabi yun kasi as a technician, bira kasi ako maka-encounter ng mga Samsung. Usually kasi lagi na dinadala sa store, sa shop para ipa-check is yung Vivo, Oppo. Kaya hindi ko nilagay si Vivo sa ano ko sa favorite ko. Si Realme actually and Redmi. Okay? Si ang typical na madalas mabasagan sa akin lang to ha. Siyempre magkakaiba technician. Kakaibang napupunta mga customers sa kanila. Pero sa akin kasi ang mga nababasagan lagi ng mga screen is typically sila Oppo. Yeah. Huawei. Yeah, yun yung mga madalas eh. And yeah, Xiaomi din. Redmi actually, mga Redmi. So yeah, may nakatenga ako dalawang Redmi rito na smartphone. Luma na eh, mga Redmi 5 yata yun at saka Redmi 5 Plus. Ang number 1 ko ngayon, Samsung na. Okay, since wala na si LG. Pangalawa is si Xiaomi. Goods ako kay Xiaomi actually kasi innovative talaga sila. Parang sila na yung parang pumalit kay Huawei. Huawei sana goods kaso nga lang dahil nga nawala na sila ng tuluyan sa mainstream. Hindi naman literal na nawala talaga pero yun nga kasi nga binablock sila ng US. I don't know kung recently nakabawi-bawi na sila pero last I check or last I heard kahit si Biden is tinuloy yung panukala ni ex-president Trump na iban talaga si Huawei sa US for some reason. I don't know. Hindi ko na inano masyadong political yata yun or something. Samsung, Xiaomi. Xiaomi kasi talagang tingin ko this year or by next year, feeling ko uungusan niya si Samsung eh. Kasi nag-announce talaga siya, parang hinahamon niya ng media press yata, press ko yata yun na tatapatan nila si Apple. Which is, siyempre si Apple number one. So yun. And speaking of Apple, si Apple siyempre ang pangatlo talaga na pinaka-trusted ko. Kasi talagang pag sinabing Apple na device, hindi agad-agad dyan nababa ng value. Like, kunwari si Samsung ngayon, na-release. Sabihin natin, 100K ang halaga. Okay, next year, bababa yan ng konti. Magiging 80K na lang or 50K na lang. Pero si Apple, typically yun pa rin ang halaga. And then, 2 years na, si Samsung, malamang nasa 20K na lang ang halaga niyan. 30, 20K, 15K, may mga ganun pa. Pero si Apple, ganun pa rin ang halaga. Or mababawasan siguro from 100K, magiging 90K na lang yun. So, yung value kasi, kung bibili lang din naman kayo ng smartphone per value, I think mas magandang bilhin is mga iPhone. So, that's why nilayo siya sa third. Yung nga lang, kaya nasa third is dahil yung price, which is
para sa akin masyadong mahal para sa budget ng kagaya natin ng mga budget users lang. And then pang-apat, syempre, Infinix para sa akin. Syempre, tested ko na si Infinix and hindi ko mag-gets kung saan, I don't know, siguro, hindi ko naman sa ini-invalidate. Hindi ko ini-invalidate ang experience nyo na yung Infinix smartphone nyo nasiraan kayo or something. Hindi ko ini-invalidate yun. Syempre, na-experience nyo yun. Hindi ko tatanggalin sa inyo yun. Pero, in my experience, Infinix, hindi pa ako nasisira ng Infinix. Ang dami nang dumaan sa akin ng Infinix. Parang since last year yata, talagang sunod-sunod ang Infinix. Lahat nang dumaan sa akin, nagtagal yung iba, ginagamit ngayon dito ng mga family members ko. Feeling ko Infinix family na kami rito. Lahat kami merong Infinix. Siyempre, ang gamit ko pa rin is yung aking kauna-unang Infinix na binili ko talaga ng gamit ang sarili kong pera. Pinag-ipunan ko po ito. Infinix Note 8. Pang-apat talaga Infinix pagdating sa mapagkakatiwala. Kasi never pa ako nasiraan sa Infinix. Okay? Isa lang ang masasabi ko nga lang kapag gagamit kayo ng Infinix. Huwag niyong tanggapin lahat ng update. Kasi, I don't know. Experience ko lang to and observation ko din. I'm not saying na ganun din siguro sa inyo, pero ito yung sa akin eh. So hindi ko i-invalidate. May na-experience kayo again and may na-experience ako. Ito naman na-experience ko. And the more kasi, tulad ni Infinix Note 8, di ba matagal na to, 2 taon na yata to mahigit. So alam nyo ba na huling update pa na binigay, na tinanggap ko para dito is noong February 2021. After, hindi ko na tinanggap kasi marami na ako nababasa na nalabo ang camera. Recently, meron actually na ano na nawawala daw yung fingerprint na settings ni Infinix Note 8. I'm not sure kung totoo yun, pero may nagsabi kasi sa comment section and they are asking for help kung paano maayos yun. And hindi ko naman kayo matutulungan kasi hindi ko naman na-experience. And I don't know kung ano ang pinaka-issue. Baka mali mo, ang problema is dahil dun sa update. Dahil nag-update, so nawala. So wala po ako magagawa dun. Iintayin nyo na lang ang susunod na update para ma-fix yung ganong issue about Infinix fingerprint. So I can't really help you there. Like I said, as an Infinix user, I would recommend na siguro 3 to 5 updates lang tanggapin nyo after noon, tama na. Yun nga, nagkakaroon ng issue and ako, hindi ko naranasan pero ayoko na rin maranasan. That's why I stopped accepting updates from Infinix after February 2021. Ito mga darating ng mga bagong Infinix smartphone, siguro, tatanggapin ko pa yung mga updates. Siguro sabi ko nga, 3 to 5 updates siguro, tatanggapin ko pa yan. Pero after that, wala na. So, yun. Yun yung pang-apat ko na favorite na brand. And pang-lima na favorite ko brand na trusted ko actually is OnePlus, okay? Kaso nga lang, recently medyo parang, I don't know, hindi ko alam ang reaction ko dito sa i-merge ni OnePlus sa Oppo. Tama ba? Basta nag-merge na yung dalawa. Kasi basically under talaga ni Oppo si OnePlus. Okay, so kaso medyo hiniwalay siya na entity. So, ibang OS niya, Oxygen OS, gagamit na rin yata ng OS ni Oppo. Hindi ko alam kung anong, hindi ko tanda kung anong OS ni Oppo. Color OS. Eh, tama, yan. Color OS, maging color OS na rin si OnePlus. Medyo nakaka-disappoint yung part na yun. What can we do? Kasi wala eh, company sila, gusto nila mag-merge, so wala tayong magagawa doon sa partner. Maganda kasi, sinusubaybayan ko talaga ang OnePlus ever since na nirelease sila nung mga tinatawag, nung ano pa sila, flagship killer. Kaso ngayon, hindi na sila flagship killer talaga na masasabi kasi ang presyuhan nila pang flagship na rin. So there's nothing flagship killer na about OnePlus ngayon. Pero the point na nakagawa sila ng pangalan, from being an enthusiast phone, alam mo yung mga ano lang, mga targeted user lang talaga ang bibili talaga dati ng OnePlus from now being a mainstream brand na rin. Yung nga lang, under Oppo sila, so technically they are Oppo na. Pero still, OnePlus is one of my trusted go-to mga brands, okay? So yun yung top 5. Special mention na lang siguro sila, Ulefone. Kasi maganda experience ko rito sa dalawa Ulefone actually dito sa bahay. Yung isa nasa family member din. Ito yung akin, yung Power Armor 13. And then, yung Poco. Pero under Xiaomi na rin naman yun. Isama na natin yun as my one of my trusted brands siguro. Pero nasa bandang special mentions na lang sila. Yung top 5 ko lang is, again, Samsung, Xiaomi, Apple, Infinix, and then OnePlus. Yung top 5 ko na trusted na smartphone. Okay. So kayo, ano ang limang trusted nyo na smartphone? Again, thank you sa mga nag-click ng join button sa baba. Salamat po sa kape. And sa mga nanonood naman dito, avid na viewers, maraming salamat pa rin po. Kasi sinusuportahan nyo pa rin ang aking channel. And maraming salamat din sa mga mag-share and nag-like. Malaki pong tulong sa akin yung maliliit na bagay. Sobrang liliit na bagay. Pero kayo yung dahilan bakit patuloy pa rin ako na gumagawa ng ganitong content and sinisipag na, kasi nakikita ko may nakaka-appreciate. Lalo pag may nag-share, nakikita ko sa mga profile account nyo, senior nyo, natutuwa talaga ako. May maliit na something sa akin na talagang thank you so much. Sana huwag kayong magsawa sa
pag-support sa channel na to. So yun, like I said, salamat po sa mga nabili ng kape, pero marami pa rin din salamat sa mga nanonood, nag-share at nag-like. Salamat po sa inyo at nag-subscribe kung bago kayo dito. Yun lang ang Boring Tech Podcast. Maikli lang ngayon, no? Hindi lumagpas tayo ng 30 minutes. So yun, hanggang doon lang. I hope kung nagustuhan nyo itong ganitong uri ng video actually, sana maisipan nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. This is Scottman. This is Boring Tech Podcast, and I'll talk to you again soon.